Ano ba yun? Ang aga-aga ko nag-i-emote dito. Hello mga kumari, good morning po sa inyong lahat. Ngayon gagawa na naman tayo ng isang saging na recipe para meron tayong pang-snack. So let's start mga kamamsi, gawa tayo ng luto ng saging na saba. Itong ating ingredients sa ating lulutoin na saging na saba, kailangan natin ng saging. Kunti lang gagawin ko dito mga kamamsi ko. And then, kailangan din natin ng palaman na cheese. And then, ang ating pang-coated na breadcrumbs at ang ating pang-fry na oil. Sa ating apat na ingredients, pwedeng-pwede na natin mapakain ang ating mga anak para sa ating merienda. So, let's start. Gawin na natin. Balatan na natin ang ating saging. And then, kuha tayo ng isa. Then, pisilin na natin para madali lang natin mamas mamaya. Tinyanin nyo lang yan. Kahit kamay nyo, pwedeng-pwede. And then, pagkapisil nyo na ganyan, saka nyo balatan. Ganyan. Di madali nyo na siyang mamamas mamaya. Di ba, gamit ang inyong tinidor, madali nyo na yung madudurog. So, ayan na siya mga kamamsi. Kuha pa tayo ng isa. Press nyo lang sa inyong mga palad o sa inyong mga kamay. Open nyo. And then, balatan nyo. And then, ayan na siya. Prepare na lahat yung ating gagamitin. So, ang unang-una natin gagawin ay kuha kayo ng isang saging. Then, gamit kayo ng tinidor para medyo lumapad yung saging. Gamit kayo ng tinidor, then i-press nyo. Ganyan. Para medyo numipis. Kailangan yung kukunin nyo na saging ay yung medyo hinog. Gamit ang inyong tinidor, kuha kayo ng isang cheese. And then, saka nyo tanggalin dito. Ganyan. Saka nyo i-cover yung cheese ng saging. Cover nyo para maipalaman yung cheese sa loob. So, ganyan lang kadali ang ating snack ngayon. Tapos, saka nyo pagulong-gulongin sa inyong mga palad para ma-close niya yung cheese at maipasok mabuti sa loob. And then, pagka ganito nyo na to, kuha kayo ng breadcrumbs. Tapos, ilagay nyo yan dito sa breadcrumbs. At saka nyo i-coated ng breadcrumbs para maging crispy siya kapag niluto nyo mamaya. Coated nyo lang siyang mabuti ng breadcrumbs. So, ganyan lang siya mga kamamsi. Gamit kayo ng tinidor. Then, i-press nyo yung tinidor. Pagka-press nyo yan ng saging na medyo lumapad na siya ng konti. At ganyan nyo lang siya. Ayan o. Pwede nyo na siyang i-cover. I-fold nyo yung saging. Ganyan. Tapos kunin nyo. Ilagay nyo sa inyong mga palad. Tapos, situit na hindi lalabas yung cheese. Paglaruan nyo lang sa inyong mga palad. And then, ganyan na siya. Kunin ninyo ang inyong breadcrumbs. And then, ilagay nyo yun dyan. And then, saka nyo i-coated. Diba? Ma-snack na kayo mamaya kapag luto na to. So, ayan na yung result niya. Kuha kayo ng isang saging. And then, pisilin nyo. Para madali nyo nang mamas mamaya. At saka natin balatan. Na ganyan nyo na yan. Kuha kayo ng isang cheese. Depende sa kalaki ng cheese. And then, ganyan ninyo. Huwag nyo naman pakalakihan yung cheese nyo. Pero kung type nyo na malaking cheese, eh, go, go, go. Katulad sa akin. O, yan. Nakover na niya yung cheese niya. Hindi na siya lalabas. Hindi ko na yan pakakawalan. Kaya lang kumawala siya. Kaya pinakawalan ko na. Ganun lang yan. Aga-aga ko nag-i-emote dito. Alam niyo ba kung anong oras ng mga kamamsi ko, kagigising lang na. Lagyan niyo ng breadcrumbs. Tapos, medyo i-roll niyo yan. Pasensya siya na ka medyo na-roll yung dila ko sa RRR at saka sa LLL. Ito na mga kumari, na-coated na natin. So, ito na mga kumari, na-coated na natin siya ng breadcrumbs. So, mag-prito na tayo bago humaba ang ating usapan. Buksan na natin ang ating stove and then ilagay na natin ang ating oil. Depende sa karami ng inyong lulutuin. Ilalagay ko na itong 1 packet na oil mga kamamsi kasi gagamitin ko rin naman yung mantika ko mamaya. Medyo mainit na yung ating kawali. Huwag na huwag nyong paiinitin mabuti yung inyong oil na as inyong umuusok. Huwag kasi masusunog ka agad-agad yung inyong breadcrumbs. So ilagay na natin. Ayan, tamang-tama lang yan. Mainit na yan pero hindi as in mainit na mainit.
Ito yung pinaka-short na paraan na hindi nyo na kailangan na ilaga ang inyong saging. Which is ito, short cut. Alam nyo naman tayo mga kamamsi, mahilig sa short cut. Gusto natin makaagad-agad matapos ang ating trabaho. Tarin na natin. Huwag nyo tatanggalin hanggat hindi siya nagbabrown ng ganito. Okay naman siya kasi na result. Ayan o. Situit na i-press nyo mabuti para hindi siya puputok. Ma'am, siguradong luto na yung ating saging. So, tanggalin na natin. So, ayan yung pinaka-result ng ating pinirito na saging. So, lutuin pa natin yung iba. Pag sa nag-brown na, pabalik na rin yun na siyempre. So, meron na tayong ibang recipe na hopefully na magustuhan niya yan. Nag-isip ako niya. Pinag-isipan ko pa yung mabuti, mga Inday. Baka hindi nyo. Comment down below kung anong gusto nyo isunod na luto ko. Yung mga kaya lang natin at saka yung mga murahin lang. Nakita niyang medyo brown-brown na yan, pahinaan niya yung inyong apoy, ilagay niyo sa low heat. Si-off na natin ito. Okay na ito lahat, mga kamamsi ko. Gamit kayo ng strainer para yung mga excess oil ay matanggal. Sa 11 pieces na saging, siguradong mabubusog ang inyong mga anak. So, itry nyo mga kamamsi para sa pang-negosyo recipe na napakadaling gawin. So, buksan na natin kung anong nangyari sa loob. Oh, sarap. Maganda siya kasi hindi pinasok ng oil yung ating ginawa. And then, by the way, don't forget na i-compress nyo mabuti para hindi siya pasuki ng oil. So, tikman na natin mga kamamsi. Sarap, promise, masarap siya. Kanina pa ako kumakain ito. I-try nyo mga kamamsi, siguradong magugustuhan nyo yung mga anak at magugustuhan ninyong customer. Sana magustuhan nyo ang aking recipe na napakasimple sa araw na ito mga kamamsi ko. Shout out sa aking mga members. Aileen May Magan, Kusinerang Bantayanon, Lynn Pila, Kusina ni Mayo, Kusina ni Daddy, Jed's Foodie and More, Kusina ni Senny, Doris the Explorer, Artisan Art, Evangeline Rafaner, Marily Duhay Lunsod, and Emilita P. Abria. Sana po supportahan po natin ang aking mga member. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And tap the bell for more updates. Thank you po!